Mga bata, ang ating babasahin ngayon ay mga salitang may pantig na ag, eg, ig, og, at ug. At dahil magagaling na kayo at alam niyo na rin ang mga tunog ng mga titik, sasamahan niyo ako sa pagbubuo ng mga ngalan ng bawat nakalarawan. Simulan natin ha! Ang mama ay isang bulag. Buuin natin ang salitang bulag. Bu, l, at lagyan natin ng tama, ag o ag ang ilalagay natin sa dulo ng pantig. Bulag, bulag, bulag. Ang bata sa larawan ay nakaturo sa kanyang leeg. Le, lalagyan natin ng tama, eg o egg. Leeg, leeg. Ang baso sa larawan ay may laman na tubig. Tub, tub. Lagyan natin ng ig o ig, tubig, tubig. Ito naman ay pagkaing paborito natin, ang itlog. Itl, lagyan natin ng og o og, itlog, itlog. Ito ay uri ng hugis, hugis na walang sulok. Ang tawag dito ay bilog. Bil, ang ilalagay natin ay tama, og o og. Bilog, bilog. Ang nasa larawan ay plato na basag. Ito ay bas. Lagyan natin ng ag o ag. Basag, basag. Ang itinuturo ng araw ay tama, ito ay sahig. Sa, lagyan natin ng ig o ig. Sahig, sahig. Ito naman ay banig. Ba, n, ban, lagyan natin ng ig o ig. Banig, banig. Ang bata ay natutulog. Siya ay tul, lagyan natin ng og o og, tulog, tulog. Ang nasa larawan ay ilog. Il, lagyan natin ng tama, og o og, ilog, ilog. Mahusay mga bata, at para sa ating pagsasanay, sagutan ang gawain sa pahina 167 ng Aklat sa Filipino, Wikang Wagi, at basahin ang pabasahin na ibibigay ng guro. Salamat mga bata, hanggang sa muli. God bless!